Ayuda para sa mga motorista, commuter at mga walang trabaho ang ilan sa mga gustong pondohan sa 2023 national budget na pinaplansya ngayon ng Kamara at Senado. Nakatutok si June Veneracion. Sa dalawang bagsak na pangakong fuel subsidy para sa mga jeepney driver at operator, isa pa lang daw ang natanggap ni Randy Dison na nagkakahalaga ng 6,500 pesos. Akala niya nabura na sa limot ang pangako, pero nabuhay ang pag-asa. Dahil kasama ang fuel subsidy sa nais pondohan ng mga senador at kongresista ng 2.5 billion pesos sa ilalim ng 2023 national budget. Mas maganda kung tutuluyan o tutuanin. Eh kasi kami, maasa lang naman kami. Kung meron, salamat. Eh kung wala, eh wala magagawa kundi magtiis na lang. At hindi lang yan. Dahil iba-ibang ayuda program sa paglalaanan ng 77 billion pesos sa panukalang 2023 national budget. May tig-5 bilyong piso para sa mga individual na nasa krisis at para sa upgrade ng pensyon ng mga senior. 2.5 bilyong piso naman para sa mga programang pangkabuhayan. Sa mga suki ng libreng sakay sa EDSA bus carousel na hanggang December 31 na lang ang pondo, pwedeng ma-extend yan kung maipasa ang panukalang pondo para dyan. Kaya si Jan Alarcon, na 3 buwan ang sumasakay dyan, papunta at pauwi mula sa trabaho, natuwa kung magpapatuloy raw ang 30 piso niyang natitipid kada araw. Sa 30 pesos mo, sa isang araw na matitipid, ano nang mararating nun? Ah, marami na po. Pangkain po. Sa imbis na ipamasahe, pangkakain na lang po. Dagdag pangkain po. Meron digla ang pondo para bigyan ng trabaho ang mga nawalan o bigyan ng ibang kabuhayan. Ilan lang yan sa mga ayudang panukala ng Kamara na ayon kay House Speaker Martin Romualdez ay inaasahan nilang susuportahan ng Senado ngayong kailangan nilang pag-isahin ang mga bersyon nila ng budget sa Bicameral Conference Committee. Tila may pag-asa naman dahil sabi ni Senate Appropriations Committee Chairman Senator Sunny Angara, isusulong nila ang mga ayuda na tinatawag nilang targeted, hindi tulad nung kasagsagan ng pandemya na lahat ng mahihirap at mga nawalan ng kabuhayan ay binibigyan ng pinansyal na tulong. Sa targeted ayuda, yun lang mga sektor na tukoy ng patuloy na iniinda ang epekto ng pandemic ang tutulungan. Para sa susunod na taon yan ha, para sa nalalabing araw ng 2022, may inilabas ng 5.2 billion pesos ang Department of Budget and Management para sa hiwalay na targeted cash transfer program ng Department of Social Welfare and Development. Nasa 9.8 million beneficiaries ang makikinabang sa nasabing pondo. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.